Oy, no, yun. Na-apply niya no sa pag-ML yung natutunan niya sa Dota. So eto na nga mga kaibigan, ang ating game number 2, Signal Ultra sa Blue Side Red Side naman dito. Next play Predator, Solid Renegade for the Uranus MB naman sa Thames H2, for the Lancelot Chester, for the PNK at Yawi dito para sa kanyang Atlas. At sa kabilang banda naman mga kaibigan, for this Signal Ultra lineup, Chujin dito against Renegade na naglalaban lang din mga kaibigan. Baka mapatay pa, tumatakbo sa base pero op, naku po, execute. Uy, yung lolim na konti. Pero wala din pala. Ay, wala pala siyang ano, wala siyang execute. Uy, uy, op, wala nga execute pero may flicker naman with the Renegade Uranus. Ladies and gents, besties, Chujin for this Xborg First Blood. Impa DJ naman for this Valir. Yeb Meister for this Hylos, Hades naman for Kari, at Treya naman for this Kaja. Ako po, tingnan natin dito. Speaking of annoying, annoying talaga yung ano, no? Yung isang aso dito ni Chester. Talagang ang laking vision yun for them dahil mayroon pang trap na may ibibigay dito si Chester. Tapos pag nakapag-o-mask pa yan, malaking bagay yun for the team. Kasi more on stun dito eh. Hindi makakagalaw yung pwede lang maging damage. Speaking of damage, isa lang yung pwedeng maging damage dealer dito for the Signal Ultra. It would be Hades nga dito for the carry. So ang kailangan puntahan ng next play dito is makalapit lang ng bahagya kay Hades tapos i-burst down. Yun na yun. Tapos after nun, mapipilitan ng umalis dito yung tropa ng ano, ng Signal Ultra. Kasi yun lang yung damage nila eh. Oo, tama dyan na Kuya Earth. Pero this time mga kaibigan, tier 3 first tower dito sa top lane, babasagin din kagad ng NXP Predator Solid and another trap, pero kuha ka po si Nyata sa minion. I think Yeb Master basag, naman basag dito dali mga kaibigan. Naupo, basag ang Tori kagad doon, napakaaga direct nalakbakan na din nga yata kagad si Yeb Master. Grabe ang asim mga bestie wop, talagang pinapasok din. Pero yun nga lang mga pre, kapos pa rin naman dahil sa damage output, at yun, mabubuhay dito pa rin si Yeb Master. Grabe, kalkulado ni Hylos ha kung kailan siya dapat mag-back at hindi. Oh, medyo maaga pa. Alam niya din naman na wala pang damage na may bibigay dito yung Ling natin. Kasi ay yung Lancelot. Kasi alam niya na kaya niya pa kasi may revitalize naman siyang nailapag dun eh. Mm-hmm. And masyado pang maaga yun para mapatay siya kahit tatlo yun. So, mahihirapan at mahihirapan niya siya dito. Pero tingnan natin, maagang pagkakuha ng tower dun sa top lane yun. So, pwedeng mag-iba yung rotation dito ng next play or mag-stay pa rin sila dun. Dahil pwede pa nilang bigyan ng pressure yun eh. Oo, tama ka dyan. So, this time mga bestie wap, NXP Predator has the lead in terms of gold and in terms of kill with just 1-0 lang din naman. For Signal Ultra, they can still... Naku. O yun na, nahuli pa na. Fatal Links yung dalawa. Mukhang lalaban pa rin. Saksak patalikod. Plus the burst damage coming from H2 dito. Divine Judgment. Nakuha si H2. Pero si Yebmeister na patay pa rin doon. Reya will go down. Tignan natin. Yawi, hinabol siya dito. Pero papatayin. Isa na lang ang natitira. Imba DJ. Ang kanilang tagapagtanggol for the Signal Ultra. Pero mabilis na 6-0 yun for the next play Predator. So, maganda yung galaw nila dito for this early stage. Oh, grabe. And for this na game number 2, 6-0 lead kagad tayo dito. Pagdating ay still in favor of NXP Predator Solid. Grabe, mga kaibigan, napakalaki kagad ng kalamangan, birang-bira yan. And for this Signal Ultra, kailangan nila mag-reconstruct ng kanilang rotation dito. Yun na, yun ginagat. Muntik na yun ha, ang laki na itong tutang pikit na to mga kaibigan. Pero ito na, nangangatkit na naman ng tutang pikit. Ito, nga lang sa ilalim ng base yun, Katori. Ito na si H2O mga pre, pero supply ng konti with double kill pa para sa kanya, and na-disengage siya. Ito si Yeb Meister. Pwede man damay mga kaibigan, papasukin. Ito na't ngangat ka din na naman ng tutang pikit, ladies and gents. Ups, disengage. Uy, revitalize yan, man. Kinagat ng tuta. Reya dito, mukhang mapapatay pa. Matatanggalan natin ang ugat pack, pero middle lane na lang yung gusto nilang kuwanin. So, 9-0 ang NXP dito. Bro. Gigil na gigil, sir. Bro, definition, pero H2O for the backup dito sa bottom lane. Level 5 lang, laban sa level 9. Pero op, nabigyan, babang! Sinaksak patalikod, plus the left and right super dash moves by H2O. Grabe, mga besties. 10-0 ang score kagad dito in favor of this NXP Predator Solid. Mukhang kakaiba ang pinapakita ngayon ng NXP. Napaka-dominante against Signal Ultra. At di rin ako sanay na nakikita ganito ang Signal Ultra. Kasi most likely, nung nakalaban nilang execution, nahirapan yung execution against them. Inabot ng game number 3. Pero mukhang sa NXP Predator Solid, minamani-mani nila ang Signal Ultra. Ha?
Sobra, sobra ano ginagawa nila dito. Pero, op, teka lang ha. Out muna itong tropa. Sticker lang si Rene J. Shoutout nga pala kay RJ Fernandez sa tropa natin. Papa shoutout. Shoutout sa'yo, tol. Welcome sa stream. Ayun, eto na nga. Ang laban uli. Saksak patalikod na. Bigyan na naman! At mapapatay si Yevmeister na kanina pa. Kanina pang tumatangke ng damage nila. Ngayon, sabi ni H2, hindi mo na matatangke ito. Sobrang dami ko ng item. At item check tayo direct para makita natin yung item na yun. Grabe naman. POD na. Mabilis din, mga kaibigan. Oh, oh. Sa bagay, 0-11 din ito eh. Birang-bira itong mga ganitong lab set, mga bestie wap. And talagang recta snowball ang landslot natin. 7-0-2 ml na ML din si H2O. Sobra, sobra, sobra dito. E natikras talaga ang nabigay agad. So at least nakapatay na. Plus dito pa si Rene J nag-aabang laban sa apat or sa limang players dito. Mukhang Rene J out na lang din kasi nasasaktan na siya dun sa damage na kayang ibigay ng isang carry. Nako po, aalis at hindi na magbabalik. Hindi ako nandito para mangambala pero aalis na lang ako dahil dun sa damage na binibigay niya medyo masakit. Op, aalis na lang ang tropa dyan. Disengage, disengage, disengage. Relax lang mga ma'am and sir, kumbaga. Pero yun nga lang, nakakuha na rin naman ng score. 1-1-1 ng ating score this time around. And 6-minute game time pa lang tayo. Napakainit na nga bakbakan na yun. Nagkakagirian din kagad si Chuchi. Execute. Baka meron pero wala pala. Flicker nga pala yan. Pero whoops. No, ako po. Mamba out ng konti. Here comes Lancelot. Delicates. Makakapre. Pumasok na naman si Rene J. Pero uy, may flicker out. Relax lang. Hindi ako na pa rito para may pag-away. We're here to push this tier 2 tower of yours. Kumbaga. Oh, so naging effective naman yung pangungulit ni Rene J doon. So naging maganda yung galaw doon ng isang uy, teka lang, setup na naman si Yawi dito. Nakakuha na tatlo plus sasak pa talikod numbers doon na yung dalawa mga kaibigan plus the glorious path may naibigay pero Hades mapapatay dito. H2O doing a great job pero buhay pa din si Meister laban sa apat na players dito. Mga kaibigan, makapapatay pa mapapatay H2O. Nanggigil triple kill pa si Meister mga kaibigan. Before that wipe out will go to this NX Predator. Solid, muntik na mag savage pero still Aminyak opening din pinakita doon sa atin ni Kuya H2O and that's gonna be the very first death ng Lancelot. Ganda rin kasi nung set ni ano dito Yawi. Kasi hindi naman mabibigay yung pure damage potential ni Lancelot kung hindi sila gagalaw eh, di ba? Pagka setup dito ni Yawi, Fatal Links nag-connect tapos binigay lahat ng skills kaya naging goods yun for the Lancelot. Medyo humaba nga lang yung pagtakbo niya kasi hinabol niya dito yung carry. So nakatanggap siya ng 2 or 3 damage for the towers kaya yun yung nagpababa ng buhay niya. Tama ka dyan. And for this, grabe. 416 ang ating score. 9,000 gold lead in favor of NXP Predator. Solid para sa 7-minute game time pa lang naman natin. Second, third, tell pa nga lang din to yata. O third na, di ko sure. Pero grabe, halos di ko na rin napansin na maaga pa pala itong game na to. Uy, ito pa. Ako, nakita pa nga. Kinagat ng ano. Pasok pikit, mga tuta, kaibigan. Tutang pikit pala, mga kaibigan. Ayan na. Yung tuta na yun na nangangagat kanina pa plus the bottom lane is already pressure. Yawi na naman mo kasi setupan yung dalawa. Ayun na naman! Nabigay na naman! Kaibigan. Pero eto na. Naupo. Grabe. Ginangat-ngat na din ng aso. Mga besties. Galit na galit sa garpata. Pero oops. Naupo. Yevmeister dito. Mukhang kabayo. Pero mamamatay pa din mga kaibigan. Tuloy pa din ang pagpasok ng NXP Predator. Solid. Chujin dito with this immortality. Nangungulit-ngulit nangangalabit. At look at this H2O. Naupo. Mga pre. Patay lang din mga kaibigan on that middle lane. At still, pumabasok pa din si Kuya MB dito. Walang pake. Kakampi ko lang sarili ko. Eyes on the prize. Pero patay pa rin siya doon sa pagkakataong yung Rene J. Kalaban ng 3 players dito. Titingnan kung medyo makunat nga siya. Pero Rhea, Divine Judgment, ibibigay na. Iba-burst down na dito. Si Rene J, makulit ka. Kanina ka pa. Pero buhay pa rin dito. And Chester, for the backup para mabuhay siya sa pagkakataong yun habang nag-aantay. Napatay pala si MB doon habang kumukuha ng objectives. Pero ang maganda is nakakuha siya ng top lane. So bottom lane na lang yung inaantay ngayon ng next Predator para mapatay. Pero eto na naman yung for the setup. Napakaganda na naman noon pero wala silang damage dealer. Bro, patay pa si din Yawi. Dito. Napakalupit mag-set na ito. Mapakufra, mapa-atlas. Talagang kakaiba tumirada. And for this, hindi pa man lang nahihimas ng Signal Ultra ang level 1 towers dito ng NXP Predator Solid. So napakahirap nga niyan. Plus, basag na agad ang third towers nila sa top lane at sa middle lane. Kung yakapan talaga, mahusay talaga to si Yawi yumakap. Pagkakupra, lakas yumakap. Ito naman, hinuhuli lahat. Gusto niya sa kanya lahat eh. Iba talaga to si Yawi. So talagang yung pinapakita niya dito for this game is really commended. Kasi kundi dahil sa kanya, hindi naman din mawa-wipe out yung tropa na Signal Ultra. Pero 6-19 ang ating score. 9 minutes and 45 seconds in our game time. Medyo malaki ang kanilang kalamangan. Almost 8,000 and si Renegade. Tinampoyan na yung base. Tinampoyan na nila.
Sobrang wala laki. Pang bawas yung towers ng NXP dito. Kaya nga, tas magka-alert na lang din. Wag na nilang hintayin yung enhanced load. Kunin na nila yan. Para kaysa ma-extend pa ng 2 more minutes to. At magkagirahan na. Pero yun nga lang, yun nga mga set up na play na naman mula kay Yowie, ladies and gents. Pero yun nga lang, sila pa ang nadehado doon. Patay dito si Yowie and another one. H2O has been taken down as well. Baka kumaambak ng konti, mga kaibigan. Chester dito, trying to escape. Pero patay din. Taklo ang daba dito. On the side of NXP Predator. Solid. Yun nga, mga kaibigan. Nakakuha din naman ng trade. The last man standing. Si Chujin dito. 2-on-2 ang bakbakan, mga pre. Sige nga, pwede dalawang fighter. Pwede nilang tapusin. Pwede nilang patayin. Itong si Rhea plus the middle ano pa. Wala nang pakialam si Rene J. Meron pa din ito. Kailangan mag-last insanity ni ano. Ni Chujin. Para ma-clear niya ng bahagya. Mm-hmm. Pero naging error yun for them. It's a good ano set coming from Yowie. Pero ang problema, nakapaglabag ng ano revitalize para ma-sustain yung buhay nung Signal Ultra. And for the damage, nakita natin si Hades doon. Pero hindi pa rin siya nakakapatay until now. Mm-hmm. Siri 4-3 ang ating carry. So item check tayo direct kung makakasunod ba yung carry. Mm-hmm. Nako po, mga kaibigan. Malabo-labo pa. 2 core items pa lang compared dito kay... Ay, sabagay. Ilan din. Pwede pa. May chance pa, mga kaibigan, sa mga sumbong suporta sa Signal Ultra. Kaya pa. Kapit lang. Basta't kapit lang sa cellphone. Puso lang, kumbaga, hindi pa na. Hanggat may base, may pag-asa. Ayan, tama. Huwag kayong susuko. Basta may ano, basta buhay pa lahat, susuko. Mga kaibigan, ng Mobile Legends, kakaibang naro. Pwedeng mapunta sa kanila yung kalamangan. Pero kung sakali mawawipe out nila yung next play dito, hindi yun yung makikapagpapanalo sa kanila. Panabla lang siguro. Mahirap yun din. Dadaan din sila sa butas ng karayom kung sakaling gustong kumambak ng Signal Ultra dito. And for NXP Predator Solid, kailangan make sure na nila na hindi na makakita ng potential ng Signal Ultra to do a comeback. Kaya eto ang dapat nilang gawin. Talagang kumuha sila ng Lord and then kakasakto lang din. Enhance pa. So, automatic. Sakit niyan. Mga super kariton pala halos lahat ng linya. Yung top lane and the middle lane. So, possible mid lane to or top lane mapupunta yung Sanctuary Lord. So, mid lane na nga. So, kailangan lang dito for the next play is pantayin nila yung mga creeps para mas makuha nila yung objectives nila. Kasi ang objectives lang nila for this one is to push the bottom turret. Afternoon, okay na yan. Dire-diretso na nila yan. Magandang papakita sa atin ng NXP Predator Solid, 922. Eto na, Unlord mga pre. That's gonna be the question dito. Madedepensa pa kaya ng Signal Ultra? This gonna be a clean 2-0 against for NXP Predator Solid. Eto na, mga kaibigan. Moves, tuloy lang ang boxing. Pero last insanity doon, ginamit na lang din. Mga kaibigan, to clear that one out. Si Yowie ang unang casualty. Mga pre, Rene J, disengage. Yun nga lang, well defended. Mga kaibigan, for that first Lord of our game, pero relax, bumasag lang ng tier 3 tower sa bottom lane. Dahan-dahan yata ang tatapusin to ng NXP Predator Solid, pero hindi pa ayun ang panahon for that level 1 Lord. Naubos pa nga sila dun sa setup na yun. So malaking tulong talaga yung revitalize. Katulad ng sinasabi natin sa inyo guys, yun yung gagawin ng isang high loss for this game. Ang problema, habang tumatagal, may chance ha, yung Signal Ultra, na tumaba yung mga players nila, especially carry, kasi nakakuha na rin siya ng 2 core items. Mm-hmm. So, ituloy-tuloy niya lang mag-farm. Ang problema naman is, halos lahat ng linya, pressure. So, siguro, kuhanin nila muna yung carry. Tapos, after nung setup, hanapin agad ni H2 yung carry para ma-burst daw niya agad. Tapos, wala ng damager. Tapos, pwede na sila bumalag. Pwede lang sa kanila yung pagkapanalo. Ganun lang yung pwedeng gawin dito ng NXP. Sa tingin ko. Tama ka dyan. Sa less error na for NXP, total nasa kanila na yung lead. Basag na rin naman yung mga lahat ng towers dito ng Signal Ultra. Relax na muna sila. Huwag muna sila magmaasim. Kasi for Signal Ultra, they have a carry. Na alam naman natin late game potential yan. That's gonna be a problem. Tapos Glorious Pathway revitalize as well for this Hylos. That makes them invulnerable. So ang hirap nga naman din nilang patayin. Si Yowie, nakakita ng pagkakataon. Pero may revitalize kasi yan. Or may purify yung isang carry natin dito for this one. So, Rene J, pinapantay lang lahat. Uy, si Albert na to, si MB, ah. Ito na. Nako po. Pwede na yan. Masakit-sakit na ang Thamos dito. If ever. Item check na rin tayo para sa lahat ng mga players na habang nihintay natin. Ang last and final clash if ever. Pero, nga, lock item. Pwede. Yun nga. Nasetapan pa. Binigyan naman ng damage dito. Plus the Glorious Pathway naman para sa kanila. Pero naka-tower lock na si paring Chester. Pero di pa tapos. Ang laban na yan. Buhay pa din dito si paring Hades. Mukhang dadapa pa nga ata. Next play. Pero tatapusin na nila. Tignan mo yung minion. At ayun ang nagpanalo for the game. Number 2. Congratulations.